Okay, good morning, people. Morning, sir. Okay, security. Security personnel, personal security, physical security, at saka security system. Base sa inyong mga sinagot, no? Lahat naman tama, no? Security, interrupt, seguridad, tagapagligtas, tagapagbantay, hired personal guard, no? Tapos, guard, no? Security personnel, guard, tagapagbantay. Patupad, implementation, tagapagbantay, talod, no? Isa, personal agent, no? Personal security, VIP escort, halos na lahat, kalahatan ng sumagot, no? Bodyguard, then yung isa, may kakaibang sagot, agencies, no? Physical security, sabi niya, barrier, escort, human security, security sa sarili, self-defense, at saka mga fences, no? Okay? Sa security system, alarm, CCTV, sistema, scanner, then equipment for security, and meron sumagot na device, no? Ngayon, papaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng bawat words na yan, no? Bawat security, security personnel, personal security, physical security, at saka security system, no? Wala na tayong board, so okay lang yan, no? Pag sinasabi security, no, ang ibig sabihin nito is a state of freedom from danger or threat, no, or harm, no? Yan yung ibig sabihin ng security. Okay? Nag-intindihan tayo, ha? It's a state of freedom from danger or threat. Pwede rin harm, no? Okay. Security personnel. Ito yung sinasabing, kaya may tama ka, no? Guard, no? Security guard. Tayo yun. Tayong mga security na nagbabantay ng isang establishment or ng isang pagmamay-ari ng kumpanya or ng client natin, no? At para bantayan ng kaligtasan ng mga empleyado o ng may-ari, no? At mag-maintain ng peace and order. Tama? Tama. Okay, yan yung security personnel. Kasi, sabihin nyo, ano, tandaan nyo, security, wala sinasabi dyan na guard eh. Wala sinasabi dyan na tao. Dito, pagdating dito, may sinasabi na personnel. Tama? Security personnel. So tayo yon. Tama? Dito ngayon, nauna yung personnel. Sumunod yung security. So ang pagkakaiba dito sa dalawang to, no? Personnel, dun sa mga empleyado. No? Na dapat may seguridad din ng empleyado. Let's say, hinire siya ni company. Hinire siya. So, magiging seguridad ng isang kumpanya, i-background check siya. Malay natin kung siya ay galing sa Bilibid Prison. Gumamit lang ng ibang pangalan. Or malay natin yung tinitirhan niya is ugat ng magnanakaw. Yun, no? Or di kaya, pagawaan ng shabu. No? Lahat yun, i-investigahan yun. Wala nga lang nangyayari dito sa, hindi ko lang alam kung nangyayari dito sa kumpanya natin na binabantayan. Sa yung kumpanya siya, meron personal niya, security. Eh. Meron. Yung sinisiyay nila yung mga meron. Lalo na pag mga executive position sa unilag ka na. Or talagang masisilan ng mga position, yun ang gagawin nila, sisiyay nila yung tao. Inaalam-alam nila. Lalo na pag medyo hinala sila, background check, no? Lalo na pag medyo hinala sila, at kakaiba yung posisyon na a-applyan niya at para sa kanya, siyempre background check yun. Hindi niya alam na pupuntan yung lugar niya. Kaya tayo, pinakuha tayo ng mga local clearances kasi doon na magbabase yung ating agency. Hindi na tayo background check. Sino ba naman tayo para background check? Tama? No? Oo. At saka, ordinary yung manggagawa lang tayo. Siguro ito pinapatupad sa talagang security department, no? Sa mga VIP, no? Maaari, no? So, ito yung ibig sabihin nito. Ano yun ang pagkakaiba? Tama? Tama. Meron ba kayong nasasabi? Wala. Yan. Na pagkakaiba nito sa base sa pagkakaalam nyo? Wala? Wala, no? Okay. Physical security, no? Pag sinabing physical, ito yung sinasabi ni Kuya. Tama ka, Kuya, no? Barriers. Yung nagsabi ng fence. Raise your hands. Fence. Gandad, no? Mm. Yan yun, physical security. Yan yung mga, let's say, over, ito, full view pins.
Ibig sabihin ng Fulvio Pins, yan. Kung walang ano yan, kung walang nakaharang dyan, may kita mo yung labas at loob. Yan yung Fulvio Pins. Pero pagka barrier talaga, hollow block yan. No? Or gate yan, na wala kang makikita sa labas, wala kang makikita sa loob. Yun yung sinasabing physical. No? Physical barrier, mga ganyan. No? Physical security. No? So, kinds of barrier siya, kinds of fences siya. No? Tama? Oo, no? So, yan yun. Guys, security system, sabi nga, no? Pag SSS, social security system. No? Tatama ka dito. Sino nagsabi ng sistema? Diyon doon, ano? Sistema ng security. Para pagiging sa seguridad. Sistema ng security. Let's say, 24/7. Let's say, 12 oras lang. No? Mm-hmm. Yan yun. Sistema. Sistema ng pagbabantay sa isang establishmento or sa isang bahay, no, or sa isang subdivision sistema, no. Dito i-carry over na natin 'to. So, kasi mga sistema din 'to ng pagbabantay eh. Tama? Lahat, no? Alarm, CCTV, fire extinguisher or fire ano, hydrant, no. Isa din 'yan sa mga sistema sa seguridad, no. Kasama lahat. Kasama lahat 'yan, no. Okay? Nakaintindihan tayo? Yes, sir. Any other question? Naintindihan natin, ha? Matagal na tayo sa security, pero bibira lang natin ma-encounter itong madalas natin na-encounter itong mga words na to, pero hindi natin naintindihan. Naintindihan man natin, yung base lang sa pagkakaintindi natin. Pero ngayon, naintindihan na natin ng konti. Konti, no? Ngayon, kung gusto nyo pa maintindihan ng lubusan, pwede kayo mag-search. Base sa kakayahan nyo mag-search ayon kagustuhan nyo or kung gusto nyo talaga malaman ng kabuuan. Pwede kayo mag-search. Marami. No? May Google, no? May dictionary, no? Oo, marami. Sabi nga ng mga matatanda, yun yung kinakailangan ng pangato gumamit ng dictionary yung mismo eh. Kasi marami ka pang mababasa habang hinahanap mo yung isang words na hahanapin mo. Like, kung sakaling Google ang gagamitin mo, type ka lang, yun na. Tinutumbok mo na agad. Tinumbok na agad. No? Hindi ka na magpagod. No? Pero yung dictionary talaga magpapagod ka. Pero marami kang matutunan. Marami kang hahanapin mo pa yun. Malalaman. No? Okay? Ngayon. Salamat mga kasama. No? Salamat.